Hi guys! So, nandito na naman tayo sa ating panibagong luto serye. So, tara, samahan niyo ako sa ating pagluluto. Carbonara. And fried chicken. So, ito na yung mga ingredients na gagamitin ko. So, medyo magulo. So, ito, nagpapainit na ako ng ating tubig para sa ating spaghetti. Dapat linguini yung bibiling ko. Kaya lang, walang available na linguini. Lahat spaghetti yung binibenta. And may nakita akong murang spaghetti. So, ito yung binili ko. So, ito, magsisimula na tayo. So, una, ako'y maggagayat muna ng ating sipulas. So, tatanggalin ko lang siya. At, meron akong manual na chopper. So, doon ko siya ilalagay para mas pinong-pino. Ayan siya, guys. Alam nyo, itong carbonara na nalulutuin ko, itong carbonara na niluluto ko, actually, nakita ko to recently sa vlog ni Alex. Parang ano sila, parang saan na tayo sa Alaska recipe. So, gagayahin natin siya, yung version ko, kasi hindi Alaska yung ginamit kong krema. It's, ano bang ginamit ko? Nestle cream. Kasi walang Alaska crema na makita dito. So, ayun. So, ito, ano ko muna siya. I-chop. Ito, napaka-ginhawa ng ano ko dito. Ng chopper ko dito. Kahit manual lang ba. Alam mo yun. Madali lang siya gamitin. And, magkano lang namin ito nabili? 1 dirham. Kasi, ano ba sale siya dito. 1 dirham equivalent to 14 pesos. So, ganito lang yung ginagawa ko. So, see? Na-chop na siya. Ayan. So, ayan siya, guys. Sorry, medyo maskip ang aming kitchen, but kompleto naman. So, I'm happy na kompleto yung aking mga eklabo dito, kahit masikip ba. Alam niyo, kahit masikip ba siya. So, itong hipon, babalatan ko to. Inano ko na kanina eh, pinakulo ko na kanina sa tubig. So, ayan, natuyo siya. Tatanggalin ko lang yung balat, then sa-separate natin. So, set aside ko lang to. Wait lang, guys. On. Mag-isa. Mag-isa ng ating sauce. Mag-isa tayo ng sauce. So, ito, bumili ako ng ano, ng frozen drumstick. So, magpa-fry din ako ng chicken later after ng carbonara. So, habang pinapainit ko yung ating pan, huwain ko lang itong binili kong bacon. So, ang binili kong bacon, guys, is beef. So, sabihin ko lang sa inyo, hindi kami kumakain ng pork. So, pinagamit ko ay beef. So, ayan siya, guys. Smoked beef. So, halal to. Halal. Halal. So, ito yung first time kong magluto ng carbonara dito sa vlog. Dahil nga, parang nasarapan ako dun sa ano, sa episode ni Alex Gonzaga na
carbonara para sa Noche Buena nila. So, dito, nagluto lang ako as a normal day kasi hindi naman kami nag-celebrate ng Christmas. So, gusto ko lang gayahin siya. And gusto ko malaman kung ano ba ang kanyang lasa. So, una guys, ito na maglalagay na ako ng butter. Butter ba? Diba? So, parang first time nyo lang ako nakikita ang nagro-roblog, no? So, kaya nakikita nyo na kung gaano ako kagulo mag-prepare ng mga lulutuin ko. Ayan. So, ito, lalagay ko niya yung ating butter. Siya matunaw. Hintay natin lang yan matunaw. Gutom ka na ba? Yung ano ko, yung cameraman ko, gutom na. So, ayan na siya. Tunaw na. So, ang muna natin gagawin yung ating chopped onion. So, ayan na siya guys. Ano na natin siya. So, igigisa lang natin siya. So, after natin mag-isa to, susunod natin ng ating chopped na bacon. So, yun na siya. So, malinis po ang aking kamay. Naghugas po ako ng kamay ko bago ilagay ito. So, anyways, ano lang naman, kami lang din naman nagkakain. So, it's okay. So, halo lang tayo. Halo! So, hayaan lang muna natin siya. So, ngayon, habang hinihintay natin ito, babalatan ko lang yung ating shrimp. Okay, so wait lang. Uy, maghahanap ng ating lalagyan. Sorry, napakaliit ng pwesto ko. Pero, carry lang mo. Dapat bibiling ko yung ano, yung frozen na shrimp, yung ready na ba? Pero alam na mahalan ako yun, alam mo yun. Kunti lang naman ang gagamitin ko. Umuli na lang ako ng 1/4 na shrimp. And ako na lang nag ano. Yung nga lang, tsaga-tsaga ako magtanggal ng balat. Pero okay lang. So, medyo matagal-tagal. Kasi nakadikit yung balat, alam mo yun. Medyo natagalan ako sa pagbalat ng ano, ng hipon. Kasi nakadikit yung balat ba. Kaya ano, ito. So, after nito, ilalagay na natin siya sa ating pan. Susunod natin. So,
So, ito na siya, guys. Tapos na siya. So, ito siya. So, yung next natin dito, lutuin natin yung ating bacon. So, yung next natin dito, ang ating shrimp. Ayun na siya, guys. Then, next natin ang ating... So, ayun. Lutong-luto ko na yung ating ano. So, next naman natin itong ating mushroom. So, iwanin lang natin siya sa gitna. Para lang sarap. Ito, sa mushroom, bihira lang akong gumamit. Naalala nyo guys, nung nagluto ako ng ang tawag dito? Beef stroganoff. Yun. Doon lang ako gumamit ng mushroom. Isa rin yun sa pinakamasarap na recipe. Check nyo yung video na rin na yun. Masarap yung ano na yun. Recipe. So, ilagay na natin ang ating mushroom. So after natin ma-mix, mag-add tayo ng 1 cup of water. Mag-add tayo ng 1 cup of water. After ng ating water, add natin si chicken cubes. Chicken broth cubes, ayan siya. Can use one only. So, na nating matunaw. Nating cubes. Then, pagtuna-add din tayo ng chili flakes. Wala akong ano kasi, chili garlic oil. So, ito na lang gagamitin ko. Mag-add lang ako ng ano, chili flakes. Diba? So, halo lang, halo. So guys, then add na natin ang ating Nestle cream. Ayan siya. So dalawang ano to, Nestle cream na maliit yung ginamit ko. Ayan siya. Tira dito, sayang naman. Kapit. Masimot. Okay. Ayan siya. Then, haluin natin. Sarap, guys. Sarap. Oh, malapit na itong maluto. So, i-add na natin yung ating zest. Ito yung ano, sa lemon. Add natin. Then, mag-ano rin tayo ng lemon juice. So, mag-ano lang ako.
sarap lang. Wala yung... So, one whole lemon ang ginamit ko. So, harinin natin. And then, after that, we will add our garlic Italian seasoning. So, add tayo. Ang pasarap to. So, ito version ko lang to. So, hindi ko talaga ginaya yung ginawa ni Alex Gonzaga. So, ako, based lang kung ano yung available na meron ako. And, dapat parmesan cheese dapat. So, ang ginamit ko na lang is mozzarella cheese mamaya. Para sa ating carbonara. Agad tayo ng mozzarella cheese. So, ito guys, nag-add na lang ako ng mozzarella cheese instead of parmesan cheese. So, masarap din yun ito. So, ito na yung ating sauce. See guys. Ready na ating sauce. Okay, so after that, yung ano naman, yung ating spaghetti noodles. So, nagpapakulo pa ako eh. So, ayusin ko lang itong ating kalat. Alam mo na, makalat. Spaghetti noodles. So, nakita nyo naman na kumukulo na siya. So, mag-add tayo ng konting salt. And then, oil. So, pagkatapos nyan, ito na. At ang ating noodles. Dapat linguini, yung nga sabi ko kanina, walang ano available. So, spaghetti na lang. Noodles. And then, ano natin? Move ng orange. Kailangan lumubog. Ikot natin. Ikot, ikot. So, dapat malubog lahat yung noodles niya. Maluto for 8 minutes. Lang ang ating noodles. Tatandaan nyo, ha? Nalaman ko yan. Alam nyo kung bakit. Kasi yung trabaho mga kasama ko doon. So, 8 minutes lang talaga. Ang noodles. Ayan, correct. Timing. So, ayan na siya, guys. So, pakuluan natin and wait for 8 minutes. So, ayan na siya guys. Luto na ang ating noodles. If you have any suggestions or comments, just comment down below and we will try to appreciate all your comments and suggestions. And also, if you have a request recipe, i-share nyo lang and itatry namin iluto sa next episode or sa next video natin. So, tapos na. Lalagay na natin siya sa strainer. Watching this video guys and I hope na nag-enjoy kayo sa ating panibagong recipe and sa mga hindi pa po nagsasubscribe, don't forget to click subscribe and click the bell button for more videos and updates. Thank you! Bye!
ating carbonara. Natin kung masarap ba siya. Ang sarap. Ang sarap niya, guys. So, itry niyo yung recipe ko talaga. So, masasabi kong, hindi dahil ako nagluto, pero magugustuhan niyo itong ginawa ko. So, I hope na nag-enjoy ko sa ating video natin. So, see you next time. Nakakain na po.